Treasure Hunting Weekend. Shout out sa lahat ng ating mga katiyads na nanonood ngayon buong Pilipinas at sa ating mga katiyads in abroad. Kumusta kayong lahat? Baka magtaka kayo mga katiyads, bakit ang dilim ng video ito? Kasi medyo malayo ang aming pununtahan at pagdating namin ay nasa alas 6:30 na ng hapon at maulan pa rin, kaya medyo madilim ang lugar. Ang kwento dito, kaya pumunta kami, ay mayroong ating kaibigan na nagpatulong kasi mayroong magandang history ang lugar. Kasi ang lugar na ito daw ay maraming pumupunta ng mga treasure hunters at hinahanap yung Japanese made na water pump. Yung World War II water pump. At ayon sa 90 years old na lulo na may-ari ng lupa ay nawala na daw yung ano, yung water pump. Kaya ang aming gagawin ngayon ay hahanapin ito using metal detecting. At itong alam naman natin na ang dowsing ay makapaghanap ng packet of water. Kaya nga yung nahanap ng dowsing, nakapaghanap din ng housing, may dat ang dowsing ng source ng tubig na gagawing mga deep well at atabay kasi humahanap ng packet of water ang dowsing. Kasi ang dowsing, ang hinahanap niyan ay chamber. Kapag may chamber sa ilalim ng lupa, malaking porsyento or probability na mayroong tubig ang chamber na yun kapag tag-ulan. Kaya nakapaghanap ng tubig at chamber, packet of chamber, or itong tinatawag na cavity, ang dowsing. Kaya nakapaghanap ito ng treasures. Kasi ang mga treasures ay binabaon naman yan sa mga chamber under the ground. Okay, kaya kasama ko ang Invisible Man at saka yung itong si Pendulum. Unahin namin itong Pendulum kasi ang Pendulum ang magtuturo ng lugar na meron siyang masagap na irregularities or itong anomaly. Can be treasure, can be chamber, can be precious metals na ibinaon ng matagal ay ma-detect ng mga pendulum. Alam yan ng mga gumagamit ng pendulum. At kung saan ito magtuturo ng direksyon ay doon tayo mag-metal detecting. Meron din tayong kasama dito na mayroong locator na mayroong anti-decoy. So, bali, merong mga tatlong gagamitan or apat na gagamitin namin dito sa pag-locate nitong nawawalang water pump. Nabaon man kaya ito o ninakaw noong unang panahon, basta dito lang yun na area. At dito ay mag-umpisa na ako pag-locate gamit itong electronics locator. Ang electronics locator, katulad ng mga umiikot na ganito, ay very sensitive. Depende sa paghawak, kaya ipapractice talaga yan. At ulit-ulit, hindi lang tatlo, apat, kung pwede, 10 beses na dadaanan mo yung lugar na gusto mong i-detect para maobserbahan mo ang kanyang galaw. Kapag doon lang palagi umiikot, sabihin natin 9, 7 beses or 8 ay malamang na mayroon talagang nakabaon na mga metallic or precious or something
sabihin natin na treasure or chamber. Okay, kaya yung locator ay hindi basta-basta gagamitin kasi kailangan talaga yan ng matagal na practice at pag-obserba. Okay, at ang sikreto kasi niyan ay hinahanap niyan ay mga nababaon ng matagal. Kahit mga buti na matagal nang nakabaon, mga plato, ay ma-detect niyan o iikot niyan. Pero kung ibabaon mo lang ng isang oras lang, ay hindi siya umiikot, mga katiyats. Yan ang itry niyo sa inyong mga locator. Kapag bago pa lamang na ibinaon niyo, sabihin natin isang oras, tapos pinidetect mo, ay hindi yan iikot. Tested ng locator ko na ito, katulad ng mga nababaon na rusted metal na talagang matagal na matatagpuan niya. Kaya pag hukay namin, makikita namin yung mga rusted metal na yun pala ang palaging na-detect niya. Ngayon, kung merong rusted na treasure box or mga gold na matagal nang nakabaon, ay mahanap talaga niyan. Yan kasi ang sabi ng gumagawa niyan sa labas na ionic signals. Ang tinatawag nila ng mga ionic ay yung mga bagay na matagal nakabaon ay nagre-release ito, pero ang nilalabas ang mga nakabaon na yan na tinatawag ionic flumes. Ang flumes ay singaw ng nakabaon ng matagal ng bagay. Kaya yan ang problema natin kasi kahit metal or kahit anong bagay na matagal na nagre-release ng ionic ay masagap ng itong ating electronics locator. Kaya hindi mas maganda, sabi nga nila na maraming ulo ay mas magaling. Kaya kung meron kayong team collaboration, dapat meron kayong mga dalawa o tatlong detectorist na gumagamit ng iba't ibang kagamitan, or manual man yan or electronics, mas maganda talaga merong dalawa o tatlo kisa isa lamang. Napakaganda ng kwento ng lugar na ito kasi itong kasama namin, ito yung bagong nakabili ng lupa. Sa unahan nito ay mayroon daw nakakuha ng nakabaon na treasures. 400 meters lang sa unahan nito ay mayroong bumalik na hapon diyan, binili ang lupa at hinukay at nakuha. Ngayon, after ilang taon ay mayroong bumili na naman ng lupa na nilagyan ng tower, itong tower ng mga cellphones. Kaya alam naman natin kung saan ano yung mga tower na yan, ay dalawa ang target niyan. Ang rerentahan nilang lupa ay merong laman, yun ang kanilang bibilhin o rerentahan ng milyon-milyon para 2-in-1 ang magkukuha nila. Shooting two birds with one bullet. Ang ganyan ang style ng gumagawa ng mga tower na yan. Ang tower ay alibay lamang yan. Sekundary lang yan. Pero ang pinakauna niyan talaga ay ang paghukay ng mga nakabaon na treasure sa kabundukan. Kaya karamihan ng towers, makikita talaga natin sa liblib na bundok sa malalayo. Yan ang katotohanan ng mga towers na yan. Ang treasure recovery. Pero hindi 100%. Siguro sa apat na itatayong tower ay isa o dalawa doon ang nagti-treasure recovery. Kaya ito, mga katiyats, ang lakas ng ikot niyang handmade locator na yan. Ang daming bala niyan. Merong ginto, merong mga
durog na bato na mga anti-decoy, mayroong ginto sa dulo. Ayan, yung tinusukan dyan, yan yung malakas na detection ng electronics locator, manual locator. Ngayon, gagamitan ko ito ng ating Nokta Macro Geotech. Malalim-lalim din to, pwede pang-ibaw ito. Magkapag-detect yan, 5 to 7 meters. According sa sensitivity. Kung ilalagay mo naman sa high sensitivity, ay talagang sensitive ang detector pero maabot niya yung malalim. Ako binabawasan ko ng kunting sensitivity ang adjustment niyan. Ngayon, final ito na napagtingin sa na-detect ng locator, ng manual locator, ng dowsing tsaka ng pendulum. Ito na yung pang finish namin. Kapag meron siyang ma-detect ng malakas na metal, detection sa spot na yan, yan ang digging spot, yung mga nilagyan ng tusok. Ayan, malakas talaga yan. Punong-puno. Punong-puno ang kanyang lead. Ang geotech na yan ng Nokta ay hindi yan swing, hindi yan siniswing. Tutok ng tutok lang yan. Yan kasi yung nauuna sa yung scanner ng Nokta Macro na mga yung may screen ay ganito rin ang kanyang kuwel. Ang kulang lang ng detector na ito ay screen. Ang sumunod niyan ay meron ng screen at makapag-analyze na ng lalim. Kaya kung sa gustong bumili ng mga ganyan, ng mga scanners, metal detector na maganda, doon tayo bibili ngayong Pasko sa Bourbon Electronica in Cavite. Tawagan nyo lang si Roniel Bourbon sa kanyang numero 0975-6675-030. Magtanong lang doon at sabihin na ganito lang ang budget mo. Hahanapan ganyan ng magandang gamit na pang metal detector or itong ating pag-treasurehan. Lahat naman ng binibinta nila doon ay para sa treasure hunting. Okay, kaya ito positive mga katiyat sa ating pag-detect. Kaya ako'y mag-impake na at mabalik na kami doon sa kanilang shelter, yung maliit na bahay kubo doon. At mag-usap-usap muna kami kunti. At sila na yung bahala magukay dito. Siguro hindi na ako makabalik dito sa lugar kasi napakalayo nito. Ito'y nasa 6 hours na biyahe. Kaya malayong malayo talaga. Kaya sila na lang ang mag-ukay at wish them good luck. Banzai at sayonara mga katiyats. God bless you all at ingat kayong lahat.